Mahilig ka ba sa dogs, motorcycle modification, or even nature? Sakto para sa yung video na to. Siya si Teyang at si Gamo. Bali para sa silang alaga. So inline breeding ang ginawa ko. So magpinsan sila. So maganda ang bloodline nito, mga chong. Bali dito nga pala, due date na niya from first stud. So nire-ready ko na rin yung mga kailangan niya. So bali katabi niya rito si Luna. Ito mag-hit na rin to. So inaabangan ko na lang din. Bali dito from last stud na, dito siya ngayon naglalabas na ng fluid. So it means ready na siya maglabas ng puppy niyan. So pre-prepare na rin niya yung sarili niya dyan para ilabas yung puppies niya. And tapos after nga pala ng mga ilang minutes na inoobserbahan ko siya, syempre first time lang din niya, so medyo natakot ako. Hindi siya umiire, tapos nakaganyan lang siya. So nag-decide ako dyan na dalhin ko na lang sa vet. So which is papa CS ko na lang para safety lahat yung puppies niya, maging siya. Dito nga pala, bumiyahin na kami papuntang vet. Meanwhile, pagdating nga pala namin dito sa vet, chinek na kagad ni Doc kung pwede ba siyang i-CS na o kung ano man. So trinay niya, sundutin yung sa PM, kinapa niya kung nasa buka na yung mga puppies. So wala pa daw. So sabi na lang niya, total due date naman na rin, CS na lang, kasi nga nasasaktan siya sa daliri pa lang. So baka mahirapan yung puppy mailabas. Kaya yun, after nga pala na napag-usapan namin yun, nakipag-deal na rin ako na i-CS na nga lang. So yun na rin naman ang purpose kung ba't ko dinala dyan si Teya. At pumilap na ako ng waiver. Dito nga pala, pinalagay na si Teyang doon para i-prepare ni Doc yung mga gagamitin niya equipment para sa CS. So iniwan na namin si Teyang muna dyan. Tapos lumabas na muna kami para mag-antay dun sa waiting area. Dito nga pala guys, hindi ko na ma-videohan kung paano nila sinies si Teyang kasi bawal naman talaga yun. So, eto na, nakarana siya. Naglaba siya ng tatlong puppies. One male and two females. So, ayan. Mukhang healthy naman yung mga yan. Diyan, tinitingnan ko na yung mga gender nila. So, yun. Nakita ko nga na dalawang babae, isang lalaki. Blue female, dalawang blue female, isang male. Ay, no, Teya. Gising na si Teya, ang galing siya. Ha? Kapag inuwi na? Sige. Pero itong mga ganito, pwede naman inuwi na to, no? Maya-maya konti, no? Ayan, gising na si Teya, guys. Tapos na siya ma-CS. Meron siyang tatlong puppies na nailabas. So yun, iuwi natin siya ngayon, no? Antayin lang natin yung magdadala ng para sa bill. Wow naman, groggy pa siya sa anesthesia niya yan, eh. So yun. So ito naman yung update ng ano, update ng puppies natin. Malalakas naman na sila lahat. So yun, ganda. Palagay ko black ata nga yung isa. Pero mukhang blue siya, eh. Parang tatlong blue sila.
Mukha siya kasing black kanina dahil basa pa ng fluid. Pero tingnan natin pag natuyo ng gusto. Ito yung tinutukoy. Mukha siya blue. Nalaman natin yan. Guys, shoutout nga pala kay Kiano. Siya yung nagpadede nung mga puppies natin, nung iniwan natin magdamag sa kanila. So kinabukasan ko na kasi siya, na pick up silang lahat, no? So shoutout sa'yo, kuya. Dito nga pala guys, pumapara na ako ng taxi kasi ito na yung kinabukasan nung pag-iwan natin kina Teyang. So dito nga pala yung clinic na yan, Congressional Animal Clinic. Napakagaling ni Doc Albert. Salamat din kay Doc Albert. Safety lahat. So thank you very much po. Nakain na si Thea. So naoperahan siya dahil CS nga. Ang kain niya is puro malalambot lang. So ginawa ko sa dog food, inaluan ko ng mga ilang karne tsaka malunggay so. Yun. Puro malalambot lang kailangan niya kainin ngayon. Hindi pa siya pwedeng kumain ng matigas. So update lang tayo. Tapos yung mga puppies andito na rin. Ito nga pala yung mga puppies ni Teo. Ginawan ko na rin siya ng mini bulb para makakuha sila ng init. After kumain ni Teyang nung mama dog, sila na may papadidehin natin. Yung lalaki medyo brusko talaga, malas daw dumede, sabi nung mga nagbantay doon sa clinic. So itong dalawang female, yun medyo babae naman kasi talaga. Pero hahabol yung mga yun, medyo payat sila. Pero hindi naman labas yung mga ribcage, sakto lang naman. So, start na tayo magpadede. Ito yung first time ko silang papadedein kasi nga galing sila sa vet. So, iba yung nag-asikasaro ng isang buong magdamag lang naman. Ayun, tutuloy na natin dito sa bahay. Tayo na yung mag-aalaga sa mag-iina na to. Nakakatuwa lang kasi magaling silang umano ng dede. Ang ano ng mama nila, utong. Yung nipples, no? Dali na lang hanapin. So, very good. Buti kalmado lang din yung nanay. So, yun. Dito lang muna. So, bali, after 2 hours, binigyan ko ulit siya ng pagkain na may ano, may malunggay soup. So, ito, dog food na to na pinalambot. Wala nang rice. So, pinuruan ko na plus yung malunggay soup niya. Kasi medyo ngayon lang siya nagbabawi sa kain simula kahapon. So, yun. Ngayon, bobombay natin siya ng kain. Ngayon, last na kain niya to. Tapos mamaya, 6 to 7 a.m. na siya kakain ulit. Bago siya kumain bukas. Or bago ako magpadede, pakainin ko muna siya ulit. Then, dede na yung mga puppies. Mga 1 or 2 a.m. padedeen ko yung puppy ng last. Then, bukas na yung susunod. Dito nga pala, na-delay yung oras ko. Hindi ako nakapag-alarm. So, alas 4 na lang madaling araw. Padede ulit tayo. Medyo antok na ako. Pero, kailangan natin silang padidehin ang padidehin para tumaba. Tsaka makuha sila ng vitamina sa gatas. Medyo antok na rin. Pumipigit-pigit na yung mata ko. Dito nga pala after ko makapagpadede dahil na-late nga yung gising ko. So na-adjust. Pinakain ko na rin siya dito dahil magpa-farin to. So yun. Siya nga pala guys, maraming salamat sa mga nakatapos ng video na to. Abangan niyo yung mga update ko tungkol sa mga puppies.